ano, hindi maiyak yung mga viewers natin ngayon. Would you like to study for the OET but can't seem to find the time? Do you need an excellent OET provider who can flex with your needs? Then choose OET Flex. OET Flex allows you to decide when and how you study the OET on demand. Take Italian qualified nurse L, for example. She needed to pass the OET to work as a nurse in one of the best children's hospitals in the UK. She was working as a healthcare assistant for over 40 hours each week. So she chose OET Flex with native OET teachers online, in person, and timed around her work for 5 weeks. And guess what? Nurse L passed her OET the first time. Learn more at www.oetflex.com. Manong George here again for another story for you. Today we have a very special guest. Hello, good morning everyone. So my name is Jerome Baldago. I work in a medical surgical ward dito mm-hmm. sa isa sa mga NHS hospital. So kakarating ko lang actually nung February, February 7. So ayun, so far, nag-a-adjust pa rin ako hanggang ngayon. Despite of na may mga COVID crisis ngayon, pero fight pa rin. Noong third year college ako, meron kasi kaming business. So, yung business na yon bigla siyang nawala sa amin. So, nung nasa third year college ako, nahirapan talaga akong ipagpatuloy yung nursing. So, ang nangyari, yung kapatid ko na nasa second year na ng BSN, nag-stop siya, nag-give way siya sa akin para ako maka-push through ba sa course ko. Oh. Iniwalan kami ng dad ko kasi sumama siya sa bagong family niya ngayon. Tapos, nung fourth year college ako, grabe yung struggle ko, Manong George, kasi wala akong baon, papunta sa school, mother ko pumasok sa as katulong para lang may may pamasahe ako sa school. Sometimes hindi ako kumakain kasi nga walang pambili. Fourth year college ako. My mom was diagnosed with stage 4 cancer, breast cancer. So ayun, patong-patong na. Grabe. Pero parang totoo yung sinasabi nilang when it rains it pours, ano? So halos lahat sabay-sabay. Lahat talaga, Manong George, sabay-sabay. Kaya ngayon pag naaalala ko 'yun, naisip ko agad na napakaganda ng plano ng Diyos. Kasi kahit gaano kahirap yung pinagdaanan mo, may magandang bukas pa rin nag-aantay sa iyo. So ayun, nung graduate ako ng BSN, sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako ng BSN, nag-review ako for 6 months ng licensure exam. So hindi rin madali, pero proud kong sabihin na during sa review ko sa licensure exam, wala akong absent. Kasi gustong-gusto kong pumasa. Dahil gusto kong pag-aralin yung kapatid ko. Wow. Tapos nung time na yun, yung kapatid ko, wala siyang ibang choice. Hindi pumasok sa isang fast food chain. Kasi tinutulungan niya rin ako para may pambaon sa review. Isip mo ba na minsan, naisip mo ba mas madali yata mag-give up? Naisip mo ba yon? Actually, wala sa vocabulary ko ang word na give up. Ever since, wala sa vocabulary ko yun. Kung gi-give up ko yung dreams ko, wala na lahat eh. So, kung iisipin mo, kung sumuko ako before, nandito kaya ako? Ako sa hospital dun sa Cotabato City. So, nag-stay ako doon for a year. I think 1 year and 2 months. So, tiniis ko yung
napakababang sahod kasi gusto kong ano, gusto kong magka-experience at saka makapag-abroad kasi during that time kasagsagan nung ano eh nung ang daming nurses. So nahihirapan yung mga nurses that time na pumasok sa hospital. So maraming iba, volunteers noon. Diba? Maraming volunteers. Na nagbabayad pa. At saka sa awa naman ng Diyos nung time ko, hindi naman ako pinagbayad ng training and everything. Nag-resign ako sa hospital kasi naisip ko, hindi ko matutulungan yung kapatid ko kung nandun lang ako. So ang ginawa ko, nag-apply ako abroad sa Saudi Arabia. Tapos doon ako tumagal for 9 years and 6 months. First 3 months ko pa lang sa ano sa Saudi Arabia na bumili agad ako ng ano ng bahay. Wow. Kasi nga nung time na yon, yung nanay at saka kapatid ko nakastay lang kasi sa boarding house. Napakaliit ng boarding house. Kasi nakita ko sa nanay ko yung proud na proud siya sa akin. Tapos after nung bahay, pinag-resign ko na yung kapatid ko sa fast food chain kasi gusto kong bumalik siya sa pag-aaral. So, 4 years na pag-aaral naman ulit. Naging rad tech na siya professionally. At saka hindi rin madali nung time na yun, Manong George, kasi as an OFW, you have to budget everything kung magkano ang ibibigay mo. Tapos, sa Saudi Arabia, tiniis ko yung 3 years na hindi umuwi ng Pilipinas kasi instead na iuwi ko sa Pilipinas, pinadala ko na lang sa kapatid ko yung pera para sa pag-aaral niya. Sa 11, nakatanggap ako ng bad news na yung nanay ko daw na-admit dahil sa ruptured aneurysm. Wow. So isipin mo lang yun, Manong George, I work so hard. Tiniis ko yung ilang taon na hindi umuwi para lang sa kapatid ko at saka sa nanay ko. Tapos nabalitaan ko na ganun pa yung nangyari sa mom ko. Kaya I was really devastated nung time na yun, naalala ko, I was like a zombie sa workplace kasi hindi ko alam kung ano gagawin ko. Umalis ako sa Pilipinas na buhay pa yung nanay ko. Naalala ko nga, hinatid niya ako sa airport Yun yung last time na nakita ko yung nanay ko. Umiiyak siya at saka sinasabi niya sa akin na pasensya ka na anak, ang bata-bata mo pa, kailangan mo mag-abroad para sa amin. Sabi ko sa kanya, don't worry, mama, kasi ginagawa ko ito para sa inyo. Tapos, ang sakit-sakit nun sa akin, Kuya George, kasi ang tagal-tagal kong hindi nakita yung nanay ko. Tapos, pag-uwi ko, nasa kabaong na. Ayun. So, hindi mo siya naabutan? Hindi ko siya naabutan. Yun ang isa sa mga pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. Kasi umalis ako, buhay siya, pagbalik ko, nasa kabaong na. Naalala ko pa yung isa sa mga chat namin na-miss niya na ako, sana makapagbakasyon ako. Pero siguro, ang regrets ko lang talaga yung hindi ako umuwi at napagbigyan yung hiling ng nanay ko na magbakasyon. Kasi kung ginawa ko yun, siguro nakapag-spend pa ako ng time sa kanya. Yung nasabi mo kanina na ang mother mo pinasok lahat, naging kasambahay pa siya, maitaguyod ka lang. Grabe, parang hindi parang sasabihin nila ng ibang tao, hindi, ganun naman talaga. Pero hindi, until you're there and you're living that cliche, no, then you really know, di ba? Naiintindihan mo. How did you move on? Kasi obviously, nag-Saudi ka, and then, saan napadpad si Jerome after that? Anong naging next chapter ng buhay niya? Nag-move on ako. Actually, yung word na moving on, napakahirap sa akin.
Kasi doon lang ako humuhugot ng strength sa nanay ko eh. So wala akong choice kundi ano, go with the flow na lang. So sabi ko, alam ko proud yung nanay ko. So I need to continue kasi hindi pa nga hindi pa tapos yung kapatid ko sa pag-aaral. So after nailibing yung nanay ko, bumalik ako ng Saudi Arabia at nag-work. And after naipasa ng kapatid ko sa awa ng Diyos, yung licensure exam niya sa Pilipinas as RadTech, pumunta na siya ng Dubai at doon. Hanggang ngayon, doon nag-work pa rin siya. So, naisip ko, yun yung greatest achievement ko, yung kapatid ko, napag-aral ko, at saka napapunta ko sa lugar na gusto niyang puntahan. Ngayon, I'm very proud of him kasi stable na siya. Nasa Saudi Arabia ako, parang naisip ko lang, Manong George, ano pa ba ang purpose ko dito sa Saudi? Like, parang wala na akong happiness. Like, kahit anong gawin ko, hindi ko na ma-love yung job ko doon. So, nagsusoul searching na naman ako. Sabi ko, ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko naman, ako naman. So, isa kasi sa mga dreams ko, pumunta sa Western countries. So, ang plano ko nga actually, pumunta sa, sa New Zealand, which is, natuloy naman ako doon. So, pumunta ako doon sa New Zealand as a student. Nag-aral ako as diversional therapist. Nandun naman ako, sabi ko, parang hindi naman ako happy dun sa, sa course na ito. At saka parang, gusto ko maging nurse. So, ang ginawa ko is, after 2 months, hindi pala 2 months, 1.5 months, sa pagstay sa New Zealand, pumalik ako ng Pilipinas. Kasi sabi ko, hindi ito yung path na gusto ko. Gusto ko maging nurse. So, sabi ko, uwi na lang ako ng Pilipinas kasi gusto kong bumalik sa New Zealand as a nurse. May na-meet ako doon, which is kasama ko na ngayon dito, yung partner ko. So, siguro yun yung purpose kung bakit ako na doon para makilala ko yung partner ko. Bumalik ako ng Pilipinas. Nag-review ako ng IELTS noong 2018. Okay. So, doon, bagong journey na naman yun. Bagong struggle na naman. So, noong 2018, alam mo, Manong George, wala akong ginawa kundi mag-review ng IELTS. Kasi, lagi akong nasa stock up sa 6.5 na writing. Sa New Zealand kasi kailangan 7 and above yung across grade the board. Dapat 7 lahat, walang 6, walang below 7. So sabi ko bakit naka 5 times na ako sa pag IELTS at ganun pa rin yung result ko, yung 6.5. Five times talaga. Sabi ko nung August, sabi ko, try ko na naman yung ibang exam kasi pagod na pagod na yung utak ko. Sabi ko, tapos yun, nag-OET ako, pumasa ako nag-OET, tapos sabi ko, pwede na ito, pwede na ang grade ko for New Zealand. Tapos ang nakakatawa pa pala, Manong George, I forgot to mention, nung nag-review ako ng IELTS, yung mga kasama ko na na nagre-review din, yung iba hindi na pinagpatuloy yung yung pagre-review kasi nga para sa kanila hindi daw para sa kanila yon, kaya sila gumive up na. So sabi ko naman, they chose to believe na hindi yon sa kanila other than sabihin hindi, kakayanin ko pa. Sabi nila, iba na lang kasi iba na lang. Ibang pathway na lang kasi parang hindi yata ito sa akin. Sa akin naman, lagi ko sinabi, 5 times, walang sukuan ito. Sabi ko, alam kong para sa akin ito. Kung nakikita ng Diyos na pinagsisikapan ko, alam kong para sa akin ito. Kaya, nung paulit-ulit ako ng IELTS,
Hindi talaga ako gumive up. Pasok agad sa review center. Take ng take. Sabi ko, I failed 5 times. May purpose ito kung bakit 5 times. Sabi ko, alam kong may purpose ito. Natatawa na nga ako sa sarili ko kasi nare-remember na ako ng mga yung mga proctor ba sa ano sa IELTS, yung sa speaking. Para nakikita ko sa mukha nila na, ay, ito na naman oh. ito na naman siya, nandito na naman. So, never ayun. Give up talaga, sabi never, never give up talaga. Tapos, diba, Manong George, yung 2018, they announced, NMC announced na nilower down na nila yung writing. Uh-huh. Diba, from 7 to 6.5. Sabi ko, yes. Wow. Natanggap naman ako sa work. Yun. Natanggap ako sa ano sa interview. Sabi ko, wow, God. Sabi ko, parang ito talaga yung pathway na gusto mo para sa akin. Sabi ko, sige nga, go na ito. Ayun. Tapos ayun, since then, nung interview, very smooth na. Nag-review ako ng CBT ng for two weeks. Yes. At sa awa ng Diyos, pumasa. Tapos, after CBT, nag-take ako ng IELTS. Kasi nga, during that time, kailangan ng UKBI. Hindi pa kasi. Hindi wala pa yung ano doon. Grabe. Wala. Mm-mm. So, nag-take ako ng UKBI. Sabi ko, ayaw ko na mag-review. Parang feeling ko, tama na yung knowledge ko nung na-gain ko last year. So, ayun, nag-take na ako. Sabi ko, 4.0 lang naman ang kailangan eh. Tapos ayun, sa awa ng Diyos, ganun pa rin yung grade ko. Sabi ko, pwede pa rin pala ito. Akala ko smooth sailing na yung journey ko. So, alam mo, hindi na. Meron pa rin. Meron pa rin palang problema. So, ang problema ko that time, yung kumuha ng Certificate of Good Standing. I'm pretty sure, alam ito ng mga viewers na nasa Saudi Arabia nung nag-apply noong 2019 na they had struggle talaga when it comes to Certificate of Good Standing or tinatawag naming COGS. COGS, yes. So, ano ba yung struggle? So, mga hindi nakakaintindi, bakit mahirap kumuha ng Certificate of Good Standing from the Middle East? Ano yung struggle noon? During that time kasi, Manong George, hindi kasi nagre-release ng Certificate of Good Standing ang Saudi Council sa mga nurses na nag-exit na at saka yung expired na yung license. So 2 months din na walang nangyari sa application ko. So one day, nagulat na ako, lumabas na yung ano yung request. So pwede na ako magbayad. Oo, after 2 months yun, Manong George ha, after 2 months. Oh, pwede na ako magbayad. So ayun, nagbayad na ako and everything, wow, okay na, may certificate of good standing. Akala ko okay na naman. And ang problema ngayon, yung date ng Certificate of Good Standing. Kasi nakalagay doon, January 1, 001. Uh-huh. Oo. Eh, nung time na yun, hindi pa pinanganak si Florence Nightingale. Kahit, kahit siguro, ano, ang mga dinosaur, hindi pa nag-exist nung time na yun. Wala na ako ibang choice. Ano kayong gagawin ko? So, ang ginawa ko, out of nowhere, pumunta ako ng Twitter, at saka hinanap ko yung Saudi Council. Saudi Council na official account. Tapos, nag-message ako sa kanila, nag-tweet ako sa kanila mm-hmm. na naka-Arabic. Buti na lang may Google Translate. Uh-huh. So, yun. At pinost ko yung yung concern ko doon. Aba, mga 1 minute lang, may na-receive ko na yung email nila na yung with my corrected na certificate of good standing. Ang bilis. Tapos, ayun. Sabi ko, wow, nakakatuwa naman. So, ang ginawa ko nung time na yun, nag-post ako sa Pinoy group. Sabi ko, guys, yung mga nag-exit sa Saudi Arabia, may solution na para sa Certificate of Good Standing natin. I-tweet nyo lang ang Saudi Council sa official Twitter account nila at mabilis ang i-correct nila yung COGS ninyo. Tutuwa ako kasi nung time na yun, ang daming nag-message ako, thank you kasi ganito, ganyan.
tuloy na yung application natin sa UK. Nice. Nakakatuwa at marami kang nakakatuwa at marami na natulungan. Natulungan. Kasi natulungan doon sa sa na nakita ko na solusyon. Tapos dumating ka ng UK, nasama mo ba kagad si partner mo? Sumama siya sa akin. Tapos ito pa, Manong George, hindi pa tapos ang struggle. Akala ko, stop mo na yung deployment kasi sa dami ng applicants ba? Mm. So ang ginawa ng pero I'm very happy with my trust. Kasi sabi ko worth the wait naman ang trust ko kasi napakabait nila kasi nag-message naman sila huwag kayong mag-alala kasi ma-deploy naman talaga kayo. It's just that kailangan lang talagang i-hold lang muna for 3 months. Ba yun? Nung January, kasi may visa appearance ako that time. Uh-huh. So, another struggle na naman. Meron pa rin? Meron pa rin. Nung time na yun, na visa appearance ko, pumutok si Taal. Ah, of course! Mm-mm. Grabe! So, pumutok si Taal. Nung araw na yun, nung araw na pumutok si Taal, yun din yung araw ng flight ko papunta ng Manila. So, sabi ko, paano na yan? Sabi ko, bukas na yung visa that appearance, next day na yung visa appearance ko, paano kaya yan? Sabi ko, excuse, parang hindi na yata ako matutuloy na naman. Tapos sabi ko, sabi ko sa partner ko, gagawa tayo ng paraan. Kung kailangan mag-bus papunta ng Manila, magbabas tayo, maghanap tayo ng bus. Sabi ko, ng airline company, may flight kami, pero papunta ng Clark, Cebuto Clark. So, ginawa ko, book na naman ang ticket. Kahit mahal, sige, book na. Kasi wala akong choice. Uh-huh. So, ayun, 9 p.m. ako dumating ng Cebu. Ang flight ko, the next day pa, papunta ng Clark, mga 7 a.m. Mm-hmm. Sa awan ng Diyos, nakapunta ako ng Clark at saka yung partner ko, nag-bus kami papunta ng agency namin. At saka yung visa appearance after. So ayun, hindi talaga ako gumibab. Sabi ko, hindi. Nakarating ka ba ng UK? Kailan ka nakarating ng UK? Sobrang dami ng artists. Nakarating ako ng UK noong February 7. Dumating ako dito noong February 7. So, yun yung time na pataas pa lang yung COVID. Uh-huh. Tapos, nag-review ako for OSCE for 3 weeks and then pumunta ng Northern Ireland para mag-take ng exam. Mm-hmm. Tapos, sa awa ng Diyos, nakapasa. Oh, wow. At okay, least to, hindi ka na pinahirapan. Hindi na pinahirapan. Akala ko, baka may pasalamat talaga ako dito sa UK. Ito lang vulkan dito. Kasi kung may vulkan, baka puputok na naman at saka yung thank God, naging UKRN na. Sabi ko na sa self ko, sabi ko, napaka-amazing ng journey. Pag nilook back ko yung mga pinagdaanan ko, natatawa na lang ako. Sabi ko, nakayanan ko yun. Akala ko, nakayanan ko yung mga struggles na yun from college hanggang ngayon. Nandito na ako, nakayanan ko yun. So, yun nga, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, sabi ko hindi madali yung journey ko dito. Kahit ngayon na nasa UK ka na, I mean, the challenges are still there, di ba? Hindi naman natin pwede sabi, it's all smooth sailing, di ba? Ano yung mga naging challenges mo in your early stages dito sa UK? After mo maging UKRN, meron ka pa bang naging challenges after that? Ang challenge lang talaga is mag-adapt. Mag-adapt dito sa bagong environment, mag-adapt dito sa bagong proseso sa work. Kasi ibang-iba kasi yung work dito kaysa sa nakasanayan natin sa Pilipinas or sa Saudi Arabia.
So, 160 degrees, ano talaga. Napaikot ka. Uh-huh. Napaikot talaga ako. So, uh-huh. Ayun, ang kasi yung pag nakapasa ka sa OSCE, pag naging UKRN ka, hindi yun ang ano eh katapusan ng journey mo. Beginning pa lang yun. Umpisa pa lang yun. Ano, umpisa pa lang ng journey mo. So, ang maganda lang kasi dito is ano, yung nurses kasi dito ano, appreciated kasi ng ano, ng mga tao. Mm-hmm. Na hindi ko naramdaman nung nasa Saudi Arabia ako for 9 years. I see. Siguro sa employer ko lang. But, yan eh, lang sariling ano mo lang naman. Sariling pananaw ko lang. Oh, exactly. Mm-hmm. Very positive ka. Sabi, parang sinabi mo sa sarili mo, these challenges should not paralyze you, but rather... They're there to make you discover who you are. And lagi na lang. You rise to the occasion. Mm-mm. Kung binigyan ka ng problema ng ganito kataas, di tatalunin mo. Oh, tapos kala mo hindi mo kaya, kaya mo pa rin yan. Tatas at tatas. And so, yung mga nagsisimula pa lang, alam kong meron sa inyo ang nahihirapan sa pag-take ng IELTS. Kasi, sa totoo lang, hindi na mahirap naman talaga ang IELTS eh. Mm-hmm. At saka yung ibang examination, OET. Pero alam nyo guys, pag nag-fail kayo, kahit ilang beses pa yan, ipagpatuloy nyo lang kasi part yan ng journey mo eh. Yung once you give up, wala na rin yung, ano, yung pangarap mo. Siguro, naisip ninyo na ano na baka kasi ano, hindi to para sa akin. Hindi, lahat ng mga plano natin ay para sa atin talaga. So kailangan lang talaga nating mag-work hard kung paano i-achieve yun. Basta ano, go with the flow lang, huwag give up. At saka message ko rin sa mga kapwa ko nurses na nasa Pilipinas at hindi makaalis dahil sa COVID crisis na ito. Mm-hmm. So, sabi ko nga before, sabi ko lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, lahat ng mga struggles natin sa life, may reason 'yan kung bakit nangyari ang ganito. So, ngayon hindi niyo pa alam yung reason, pero darating ang time pag nasa stage na kayo na alam mo yun, naabot na niyo na yung ano, yung success, pag nag-look back kayo, Lord, kaya pala ganun ang nangyari kasi ganito pala ang reason mo. Always remember, Manong knows best.